ang paghihiganti ni Samson sa mga Filisteo. Ika-15 kabanata. Panahon ng tag-ani noon, dumalaw si Samson sa kanyang asawa na may dalang batang kambing. Sinabi ni Samson sa biyenan niyang lalaki, "Papasok po ako sa kwarto ng asawa ko." Pero hindi pumayag ang biyenan niya. Sinabi ng kanyang biyenan, "Akala ko kinasusuklaman mo na siya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Kung gusto mo, nandiyan ang kapatid niyang mas maganda pa sa kanya. Siya na lang ang pakasalan mo." Sinabi ni Samson, "Sa ginawa niyong ito, huwag niyo akong sisisihin kapag may ginawa ako sa inyo, mga Filisteo." Kaya umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagbuhol-buhol niya ang buntot ng mga ito ng tigda dalawa at nilagyan ng sulo. Sinindihan niya ang mga sulo at pinakawalan ang mga asong gubat sa mga trigo ng mga Filisteo. Nasunog ang lahat ng trigo. Hindi lang ang nakatali kundi pati na rin ang aanihin pa. Nasunog din ang mga ubasan at mga taniman ng olibo. Nagtanong ang mga Filisteo kung sino ang gumawa noon at nalaman nilang si Samson. Nalaman din nilang ginawa iyon ni Samson dahil ipinakasal ng biyenan niyang taga-Timna ang asawa niya sa isa niyang kaibigan. Kaya hinanap ng mga Filisteo ang babae at ang kanyang ama at sinunog sila. Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, "Dahil sa ginawa niyong ito, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa inyo." Kaya buong lakas na nilusob ni Samson ang mga Filisteo at marami ang napatay niya. Pagkatapos tumakas siya at nagtago sa kuweba sa may bangin ng Etam. Nagkampo ang mga Filisteo sa Huda at nilusob nila ang bayan ng Lehi. Kaya nagtanong sa kanila ang mga taga-Huda, "Bakit nilulusob niyo kami?" Sumagot sila, "Para dakpin si Samson at gantihan sa mga ginawa niya sa amin." Kaya ang 3,000 lalaki ng Huda ay pumunta sa kuweba sa may bangin ng Etam at sinabi nila kay Samson, "Hindi mo ba naisip na sakop tayo ng mga Filisteo? Ngayon pati kami ay nadamay sa ginawa mo." Sumagot si Samson, "Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin." Sinabi nila, "Pumunta kami rito para dakpin ka at ibigay sa mga Filisteo." Sumagot si Samson, "Payag ako. Basta mangako kayo sa akin na hindi nyo ako papatayin." Sinabi nila, "Oo, hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila." Kaya iginapos nila siya ng 2 bagong lubid at dinala palabas sa kuweba. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng mga Filisteo na sumisigaw sa pagtatagumpay. Pinalakas ng kapangyarihan ang espiritu ng Panginoon si Samson at pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulid lang. Pagkatapos, may nakita siyang panga ng asnong kamamatay pa lang. Kinuha niya ito at ginamit sa pagpatay sa 1,000 Filisteo. Sinabi ni Samson, "Sa pamamagitan ng panga ng asno, pinatay ko ang 1,000 tao. Sa pamamagitan ng panga ng asno, itinumpok ko sila." Pagkatapos niyang magsalita, itinapon niya ang panga ng asno. Ang lugar na iyon ay tinawag na Ramat Lehi. Labis ang pagkauhaw ni Samson, kaya tumawag siya sa Panginoon. Sinabi niya, "Pinagtagumpay niyo po ako, pero ngayon parang mamamatay na ako sa uhaw at mabibihag ng mga Filisteo na hindi nakakakilala sa inyo." Kaya pinalabas ng Diyos ang tubig sa may butas ng lupa sa Lehi. Uminom si Samson at bumalik ang kanyang lakas. Ang bukal na ito ay tinatawag na En Hakore. Naroon pa ito sa Lehi hanggang ngayon. Pinamunuan ni Samson ang mga Israelita sa loob ng 20 taon. Nang panahong iyon, sakop pa rin ang mga Filisteo ang kanilang lupain.